Hello nga pala si Reverse Eso guys, ngayon panibagong video na naman. At ang video natin ngayon is about ito. Yung tawag yung continuation ng interview nila Jiho. So shoutout kay Stark _ Axie. So sa kanya to, follow nyo siya guys. Follow nyo siya. Sobrang laking tulong nitong information na to sa atin, no? Follow nyo yung Twitter niya para makita nyo to mismo. Pero yeah guys, hopefully tawag doon, makilala ko siya. No? Tawag doon. Don't forget to like this video pala, no? 10 likes kasi is 1 SLP ang mapuburn. So, laking tulong nun guys sa community, no? Kahit papano, kahit na hindi man ganun kalaki, at least nagtitake tayo ng initiative na magburn ng SLP, no? Kasi malay natin, di ba? Soon, may mas mga malalaking guilds or content creators na magburn ng SLP kagaya sa atin. Okay, so let's start. So, LAN gameplay, ano bang bago dito? And actually, marami-rami ito eh, no? So, siguro, hanggang 6 videos tayo, no? Or 6 questions, rather. No, nasa question 45 na tayo, hanggang question 55 ata ito eh. So, yeah. Hindi pala, dito pa lang tayo sa 43. Ayun, question 43. Sorry guys, medyo sabaw. Hindi ko ba ito sabaw ngayon? Yeah, siguro dahil pang ilang ko na ba to guys? Isipin ko lang ha. Pang apat na video ko na to ngayong araw na to. And yeah, dire-diretso yun. Record, edit, upload. Kasi nga, magre-review na ako this coming week. And ayoko namang ma-miss out tong opportunity na to na mag-update sa inyo. Kasi next week, hindi na to fresh, di ba? Ngayon nga, hindi na masyado kasi 3 days ago na siya. Pero kahit pa paano, di ba? At least, mahalaga na daily meron akong naibibigay sa inyo. Meron akong naibabalita sa inyo nang sa ganun, magkaroon kayo ng hope, no? Na mag-pump si SLP. Not now, no? Possibly not this year. Pero hindi ko masasabi na hindi this year, no? Pero may chance na baka hindi this year. Pero malay natin, in the coming years to come, no? Mag-pump si SLP. So, yeah. Let's just stay bullish and keep grinding. Okay, so what can we expect from land and land play? So, para ba siyang Clash of Clans, Stardew Valley, Everdale, Animal Crossing. So, gray markets exist around Animal Crossing in regards to decorative items or crafting. Good sign for Axie economy. That's interesting. That is interesting. Axie Infinity is like Animal Crossing. Hindi man sobrang like, okay. Pero meron silang tinatawag na gray markets na kung saan, parang yun yung related, okay, sa Animal Crossing. So, tingnan natin. Mas parang Farmville siya kaysa sa Animal Crossing. No? Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Comment down below kung naglaro ka ng Farmville. And kung naglaro ka ng Farmville, gumastos ka ba sa Farmville and kinadikan mo ba yan? So comment down below, gusto ko malaman yun. So question 44, what can you tell us about the next quadrant of land? So their focus on land gameplay once that fleshed out will have a better idea on how to go about things. So ibig sabihin, hindi pa talaga ganun ka-polish kung paano laruin si land gameplay. They're still on the development, no? Ngayon kasi parang lahat ng teams nila is naka-push or naka-focus sa Axie Origin, which is good, no? Kasi most of their investors sa Origin naka-base. So, to follow na lang siguro si LAN gameplay. Tingnan natin, no, kung meron ding SLP earning. Pero, ang hindi ko lang gusto sa LAN gameplay, no? Or hindi ko magiging gusto sa LAN gameplay is if ever na hindi SLP yung gagamitin nilang token doon sa game. Kasi, if gagawa sila ng panibagong token sa game, may pros and cons yun, syempre. Pero, sana SLP na lang, doon na mag-generate yung economy ng Sky Mavis. Kasi parang ang hirap naman doon na kada game, iba-iba ng currency, no? Siguro si excess lang yung i-retain nila, pero the rest parang hindi ata, no? Or yung SLP yun nga, parang nagbabalak sila na magkaroon ng other token, no? Hopefully hindi. Hopefully SLP na lang din. And sana magawa nila ng paraan na ma-balance yun. Pero ang hirap naman talaga din mag-balance ng economy. Sa totoo lang, hindi siya madali. Okay? Kaya nga, may mga bansang mayaman, may mga bansang may hirap.
Kasi hindi yung mga ibang bansa, hindi rin nababalance yung economy, hindi nababalance yung flow ng pera, ganyan, and yeah. Mas malalim pa siya sa in-expect natin. Hindi lang siya yung basta yung simpleng burning mechanism na ganyan. Meron ding law of supply and demand sa mga ganyang klase ng concept or usapan. So, hey team, Ronin. Okay, so was the launch of Ronin rushed at all? Launch went as planned, though there isn't much utility yet. The earlier you start, the more Ron gets into the right hands. So, yeah. So, let's hope na merong mga future uses itong si Ron token. Ako, nakikita ko sa kanya, possibly pang-gas fee lang siya for now. No? Unless na lang na i-implement siya sa mga games or parang may benefits if Ron holder ka. Pero, I think parang ano lang siya draft. For gas fees. No? And, ang ano lang sa kanya, advantage lang siguro sa kanya. No? Is, if ever na yun nga, si Sky Mavis, yung maging sentro ng mga games or ng mga Web3 games, maraming game ang magkakaroon ng gas fee na makakailangan ng RON token, which na magbibigay kay RON token ng utility para magpump siya. Pero other than gas fees, so far wala pa siyang utility. So, pang gas fee lang muna siya for one game, no, which is Axie Infinity, and for transaction din sa Ronin network. Then, question 46. In regards to the hack, how can getting access to one person allow access to four validators? So, they're making sure their systems are 100% secure, and that is a process that they cannot rush. So, wala na alam dito, pero yung mga IT dyan or ComSci, pa-explain na lang sa comment section. Kasi ang hirap i-explain ito kasi hindi naman ako IT. So, yeah. So, question 47. Is there a chance of future partners of Sky Mavis will see the hack as a good thing? It was a hard lesson and it was better early on. There's a lot of precedent for moments like this to be moments community members rally behind. So yeah, honestly pa, di ko alam ba't tinanong to. I think it's not a good thing, no, pero on the other hand na lang din siguro, look at the brighter side. Na-experience nila yun ngayon. So, there is a possibility na hindi nila mga ma-experience ngayon, pero ma-experience nila in the future na kung saan mas malaki yung value na mananakaw sa kanila. Pero imagine niyo, no, $600 million yung nawala sa kanila. Pero they're still working. They're still grinding. No, yeah, it's a good thing, no, na hindi hindi nag-diminish yung value ni ASLP and ni AXS. No, hindi siya talaga, di ba, ang daming hacking ngayon. Okay, ang daming hacking na nangyayari ngayon sa cryptocurrency. Hindi masyadong naapektuhan si Axie Infinity ng hacking so far. Although naapektuhan, syempre. Nagkaroon ng negative feedback, nawala ng investors, syempre. Nawala ng tiwala kasi marami nagsabi na inside job, ganyan. Pero it's a good thing na pinuri siya ni Binance, no? Kasi it's a sign or a signal na they did a good job. Okay? They are a good company. They are willing to do anything, no? Para maibalik sa community nila yung nawala. And as far as I know, parang binabalik naman ata nila or naibalik na ata. So yeah. Question 48. What is the plan to scale beyond 21 validators? Let's get 21 first. So yeah, 21 validators. Di ko alam yan. Comment down below kung ano yan. Have you signed any contracts with other game devs in terms of building Ronin? Partnerships and deal announcements coming soon. They're excited to announce. There is incredible interest to build on Ronin. So there is a possibility na meron ng mga nakipag-usap sa Axie Infinity or sa Sky Mavis with regards to this. No, with regards to other games na nakikipag collab sa Ronin, which is good kasi if Ron holder ka, no, and sabi nga nila if meron daw in 5 years time, there is a chance na 100 games na yung nakikater ng Ronin. Kapag ganun yung mangyayari, ang laking player base nun. And there is a chance talaga na mag 100 times or for 400 or 1,000 times si RON token. Sabi ng iba.
No, hopefully maging ganun nga, no, mayon talaga yung maging center of Web3 gaming network, no? Or main network ng mga Web3 gaming. No, si Pegaxi, 'di ba, nagkaroon din siya ng interest way back last year ata. Parang nag-usap sila ni G-Host, no, or earlier this year na possibly magkaroon ng collab si Ronin Network and Pegaxi. So, we don't know, but let's see. No, in the future, paano nga ba nila ibabalance tong mga networks nila and paano nila to may improve pa sa community. So, yun lang muna tayo for now. Marami-rami pa to, hanggang 55 pa to, and baka may closing remarks pa, no? For Team SLP, tignan nga natin. Ito na, SLP. Burn SLP. So, yun. Yun lang naman. Let's just wait for further announcements. So, 52 questions lang pala to, no? The 53 plus final thoughts. So, yeah, sa susunod na video na natin to i-feature. So, maraming salamat ulit sa mga nanood and nag-subscribe sa YouTube channel natin. Sobrang laking tulong nun, no? Sobrang laking tulong ng mga nagla-like kasi nga 10 likes equals 1 SLP na mababurn. Doon natin nakikita na meron tayong unity, no? And kahit na sana, no, if ever na makapag maging sustainable na yung SLP natin, sana ibigay nyo pa rin yung 1 like niyo sa mga videos natin. Sobrang laking tulong nun. Okay, yun lang naman. Hanggang sa muli. Ako sa Reverse Guy. Like, comment, and subscribe. Booyah.